Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay at patuloy na nakikinig, mga kapatiran, mga kaibigan, mga kamag-anak na uhaw sa mga salita ng Diyos. Narito po muli tayo upang pagpatuloy ang pagtatalakay sa topic na may pinamagatang Why Are Some People Rich and Some People Poor? So today, I will be sharing the second part of my topic. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating pagtatalakay ngayong hapon, tayo po muna ay sumandaling dumulog sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Maraming salamat po aming Panginoon, aming tagapagligtas, aming Diyos na buhay, mabuti, tapat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa hapong ito, sa kabutihan ninyo at patuloy na pag-iingat sa bawat pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, saan man dako naroroon. Salamat sa lahat ng biyaya, kalakasan, pagpapala na inyo pong pinagkakaloob sa bawat isa. Muli po, Panginoon, kami po ay dumudulog sa inyo ngayong hapon at patuloy na hinihiling ang iyong pagsama, ang inyong paggabay, ang inyong pagtabi, Panginoon, sa amin habang kami po ay nakikinig ng inyong salita. Pagpalain niyo po ang mga salita ninyo na amin pong pag-aaralan at tatalakayin sa hapong ito. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, ang bawat isa ay patuloy na tumanggap ng biyaya, ng kasapatan, Panginoon, na kailangan upang patuloy na mamuhay ng masigla, mapayapa, malakas, at higit sa lahat pinagpalang buhay, Panginoon. Purihin kayo, pasalamatan kayo, Panginoon, sa hapong ito. Kayo po ang patuloy na maitanghal, maitaas, at kayo po ang patuloy na manguna sa gawain ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay nakatapos na sa ating una at hanggang ikapitong puntos sa atin pong sinimulang topic about why are some people rich and some or others poor. Let us have a short review bago po tayo pumunta sa ikawalong puntos at nawa po'y matapos natin ito sa hapong ito. Ang tanong po ay, may mga tao ba talagang tinawag na maging mayaman? At may mga tao ba talagang tinawag na maging mahirap? May paborito po ba ang Diyos sa pagbibigay ng blessing? Bakit may mayaman at bakit may mahirap sa mundo? The reason, alam po natin ang mga dahilan kung bakit may mga taong yumayaman. I believe it is because they are working hard. They are making the right choices sa buhay na ito. Habang sila po ay nabubuhay sa mundong ito, patuloy po silang nagpapakasipag at patuloy na pipili po nila kung ano po yung tamang choice na dapat nilang piliin. At sa kapag ito po ay nakita nila, napili nila, yung mga opportunities na ito po ay minamaximize nila ang lahat po ng kanilang effort upang dito po mag-focus sila. And I believe this is the way because why these people are becoming rich. Sa kabilang banda po, may mga tao din talaga na hindi umaangat sa buhay dahil po alam po natin ang unang dahilan at pinakamatinding dahilan nito. At yan po ay ang sinasabi ng Biblia, ang katamaran. Sa Proverbs 20 verse 4 o Kawikaan 24, ang sabi dito, ang taong tamad sa panahon ng taniman ay walang magagapas pagdating ng anihan. So malino po dito ang salitang tamad. Ano po? Kapag ang tao ay tamad, totoo pong wala talaga siyang magagawa at wala din po siyang maasahan na anihin pagdating po ng harvest time. Wala din po siyang pagkukuhanan ng kanyang ikabubuhay because siya po ay tamad. Isa pa pong katunayan na sinasabi po ng Kawikaan sa 20, versikulo 13,
Ang sabi doon, matulog ka ng matulog at ika'y maghihirap. Ngunit maganda ang iyong bukas kung ikaw ay magsisikap. So ang taong tamad po ay wala yang ibang ginawa kundi ang kanila pong moto ay tulog ng tulog, ano po, hindi baling ano yun, yung sinabi ni Pastor Wilbert. Hindi baling tamad, hindi naman pagod. Yun po ang kanilang motto. So, mas maganda po yung mga tao ay talagang tayo po ay nagsisikap upang sa ganun po ay umayos po at gumanda ang takbo ng ating buhay. So ano po ba yung mga practical na dapat na matutunan upang maging maganda ang ating ding kinabukasan? Of course, dapat po malinaw sa atin ang Matthew 6 verse 33. Kasi dito po nakalagay yung tinatawag na addition na ibibigay ng Panginoon. Dito po nakaangkla yung salitang pagdadagdag ng Panginoon. If we are seeking the kingdom of God first in our lives, the rulership of God in our lives, then dito po pinatunayan o dito po sinabi ng Panginoon that all things will just be added to you. So yung pong addition na sinasabi ng Panginoon is in the context of seeking the kingdom and the rulership of Christ in our lives. So minsan, meron din hong nararanasang subtraction, paminsan-minsan, pero may multiplication din naman. At habang nagmamature tayo sa kalooban ng Panginoon, mas marami po yung multiplication. Lalong-lalo na kapag tayo po ay consistent sa pagiging tapat sa ating Panginoon. There are times that God will allow us to experience paminsan-minsan na pagkulang-kulang or kapos, but hindi sa lahat ng pagkakataon tayo po ay mananatiling kapos sapagkat hindi po yan ang plano ng Panginoon sa atin. That is why mahalaga po na tayo po ay patuloy na nakikinig, nag-aaral, at sinasagawa po yung ating napakinggan. Ginagawa po natin yung mga prinsipyo na itinuturo ng mga lingkod ng Diyos, ng ating mga pastor, so that tayo po ay magabayan at may sakatuparan po natin ang napakagandang plano ng Panginoon sa ating buhay. I believe God has a wonderful plan, a great plan to each and every one of us. Ano mang, saan mang dako tayo naroon, iisa lang po ang langit na nakikita natin. And God, therefore, is kung siya po ay mabuti sa mga tao sa Pilipinas, gayon din po, mabuti rin siya sa mga tao sa ibang bansa at sa lahat ng panig ng mundo. As long as you are a children of God, God is able to give you a hope. God is able to bless you wherever you are. So in the last sharing, I have, let me just review, give a short review dun po sa ating natutunan. At dun po sa una at hanggang pitong puntos, ito po yung mga summary na atin pong ulitin sa inyo. Una, ano ba, bakit ba merong mayaman at bakit merong mahirap? Kasi una, yung mga, usually ang mga mahirap, sabi niyan ay kinakain yung buto. So number one point na tatandaan natin, huwag nating kakainin ng buto. Seed is intended to be planted and not for eating. Pag ang buto na meron tayo o yung seed na meron tayo ay kinain natin, wala nang pagkakataon pa para ito ay mag-multiply. Pangalawa, wag po tayong mabuhay na parang mayaman. So, wag po nating gayahin yung buhay ng mayaman kung hindi naman kayang gayahin pa. Although, possible naman na mangyari because may mga nakikita naman po tayo na example na kung saan ay talagang pinagpapala ng Panginoon. Pero sa atin po na alam natin na hindi pa kaya, huwag po nating gayahin yung lifestyle ng mga mayaman. Kung gusto po natin na hindi manatili sa kahirapan, matuto po tayong mabuhay lamang
doon sa tinatanggap natin o doon sa income na meron tayo every month or every week or ano mga araw po dumarating yung ating sweldo. Let us be like a good manager, let us be a good steward ng pagpapalang ito ng Panginoon at wag po tayong gumastos ng wala po sa lugar. Ano po? Kasi kapag ginawa po natin yan, totoo po yan, hindi po tayo makakaalis sa ating kalagayan, sa kahirapan o kakulangan sa buhay. Pangatlo, humanap ng oportunidad para kumita. So, humanap po tayo ng mga opportunity kung paano kumikita, kung paano tayo kikita ng pera. Halimbawa, meron kang talento sa pagluluto. Lagi po yung nababanggit ni Pastor Wilbert sa amin, pag siya po ay nagtuturo about finances, sa management ng finances. Kung gusto mong kumita, kung meron kang kawali, bumili ka ng kawali, bumili ka ng kalan, siyempre, bili ka din ng panluto. Halimbawa, mananakyo o fishball o anumang mga balls dyan na pwede mong ibenta. Kung may opportunity na kaya mo itong gawin, gawin mo ito. Kasi dito ka magsisimula eh. Saan ba nagsisimula yung malaki? Di sa maliit. Alam natin ang maraming mga yumaman at mga milyonaryo, bilyonaryo sa panahon natin ngayon. Katulad ni Villar, katulad ni Henry C. These people ay naging disiplinado nung sila po ay mga bata pa. So hindi po makita natin, hindi po sila naging ganito. Let's just take the example of our mentor, our very own Pastor Wilbert. I have seen ang buhay ng lingkod na ito ng Panginoon. Ever since nung po ako ay naging bahagi ng church na ito, nakita ko po kung paano siya nagsimula, ano ang pinanggalingan niyang buhay. I have been with him maybe 30 years na, kung hindi ako nagkakamali, more than or less than 30 years na nakita ko po ang buhay niya, kung paano siya nagsimula at kung ano na siya ngayon is because of discipline at yung kasipagan na nakita ko po sa lingkod ng Panginoon na to. So hanap po tayo ng oportunidad para tayo ay kumita. If you want to get out of poverty, simulan po natin ito sa talento, skills na meron tayo. Let us use the time that God has given us so that we will be able God will meet our needs through that work na kung saan ay atin pong sinimulan. Pang-apat, huwag po tayong umasa sa milagro. Most poor people, usually, lagi po silang umaasa sa miracles. So, naghihintay lagi sila ng milagro na baka yung isang takal na bigas ay maging isang kabang bigas sa araw na ito. O yung isang tinapay ay maging isang balde ng tinapay. So, hindi po ganun ang proseso. Hindi po ganun kumilos ang Panginoon. May mga time that God will allow us to experience miracle. But ang tawag dito, yan po ay out of a million. Ano po, hindi yan palagi nangyayari. Panglima, maging masigasig po tayo sa pagtatrabaho. So, kung binigyan tayo ng Panginoon ng magandang trabaho, pagsikapan po natin na gawin ito at sa katuparan po natin, mahalin po natin yung trabaho na kung saan ay binigay ng Panginoon sa atin. Maging mabuting katiwala po tayo even in the work that God has given us. Ang sabi po ng Proverbs 10 verse 4, ulitin ko po, there's another verse, ang kamay ng tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman ang kamay na masinop. Praise God. So, napakalinaw po dito na ang katamaran o ang pagiging tamad ay ang dahilan kung bakit maraming nagdarahop na tao. Sa mga tao sa paligid natin, kung mapapansin nyo po, kung titignan nyo po, kung kayo po ay namamasyal sa mga barangay ninyo, sa mga lugar ninyo, makita nyo po na
ito pong mga tao na nakikita nyo nagdarahop, naghihirap po, yung mga taong walang ginagawa, sila po yung nakatambay sa kanto, sila po yung maghapon ay marites, nagmamarisol, wala pong ginawa kundi magkwentuhan. Yung iba naman po ay nakaupo sa sugalan, sa halip po na sila ay magtrabaho, kanila pong sinasapalaran yung maliit na kita o maliit na pera na meron sila. Knowing na ang isip nila baka manalo at baka dumami ang pera nila. So this is not the way God wants it sa atin po. Gusto po ng Panginoon na tayo po ay hindi maging tamad. Ang sabi po dyan, magbubunto ng yaman ang kamay ng masinop. So yung pagiging mayaman po ay dahil po naging masinop po tayo. Masinop, in other words, parang yung masinop po ay matipid o mahusay mag-ipon. Hindi po bahala na bay. Ano, pag sinabing masinop po, ito po yung mga marunong mag-ipon sa habang sila po ay kumikita. So number 6 po na atin pong tinuro noong nakaraan, yung pong lesson na makukuha natin doon ay maging mahusay tayo na katiwala. Yung pong mayaman sa Lucas 12 verse 18, sabi niya, alam ko na, ipapagiba ako ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. So dito, nakita po natin na even itong mayaman na to, ay talagang nung nakita niya na hindi na pwede yung kanilang kinalalagyan, yung paglalagyan ng mga mga ani ng kanyang harvest sa kanyang mga plantation sa farm niya, hindi po siya nagdalawang isip. Ang ginawa niya, ipinagiba niya lahat ng mga old stockroom niya, at ginawa niya po ito ay in-expand niya, ito po ay in-update niya, in-upgrade niya, hanggang sabi dito, nagpatayo siya ng mas malalaking kamalig. So ano po ang makikita natin dito? So nung nakita niya yung problema, magandang problema po yung, kasi ang problema niya yung wala siyang paglalagyan. So ginawa niya, pinagplanuhan niya, nagtibagin, gibain yung luma, at siya po ay naglagay ng mas malalaking kamalig upang mapaglagyan ng mga ani niya. So makita po natin yung pagiging mabuti at mahusay na katiwala ng taong ito. So may mga prinsipyo po tayong makukuha sa mga nakasulat na ito sa Biblia na akala natin parang wala lang. But hey, imposible ho na kung wala pong hindi mahusay po na manager yan, hindi niya po iisipin yan. So papabayaan na lang niya na manatili na lang doon sa maliit na lugar, samantalang kaya naman pala. So maging mahusay po tayong katiwala kung ano po yung pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Ikapito, matutong mag-impok. Matuto po tayong mag-impok. Ako po na nakapasok po ako sa isang sa number one insurance company sa Pilipinas because of my kinakapatid na businessman who happened to be a Christian, a Chinese Christian. Siguro that time I was 41 or 40 years old. Hindi ko bihasa, wala akong alam sa pag-iipon. Kasi, can you imagine, pag iniisip ko yung mga gagastusin everyday, yung mga obligasyon na dapat mong bayaran, nagtutulak ito sa akin para hindi mag-decide na mag-ipon. So lagi akong may dahilan until yung aking kinakapatid nga ay i-reach out ako
at kausapin ako. So that was siguro mga 7 years ago. That was the time na na-open yung aking isip sa pag-iipon talaga ng tuloy-tuloy. And nakita ko dito, may somehow meron akong pinagsisihan na sana dapat pala nung mga 20 years old ako ay nagsimula na akong mag-ipon. Kasi kung 20 years ago, nag-iipon na ako ng, let's say, 2,000 or 3,000 a month. Ngayon po siguro sa panahong ito, milyonaryo na ako. Pero hindi ko po yun nagawa eh. Kasi hindi po ako na-equip regarding that principle po ng pag-iimpok. Hindi po ako, nag-iimpok ako pero hindi po ako consistent at hindi ko alam ang mga paraan na dapat gawin. So, noon po ako yung na-share nito, nag-start po akong mag-save. And alam nyo, isa rin po sa nakita ko na naging malinaw sa akin ay yung nag-impok po ako based on my decision sa understanding na nag-impok po ako sa isang insurance company. So, ang nakita ko po rito ay magandang pasimula po ito na bawat isa po, o ako lang sa aking sarili, nakita ko po na kailangan kong magkaroon ng life insurance. So dito po ako nagsimulang mag-impok. Nung una po, nung pumipirma ako, talagang nangangatog yung kamay ko dahil po meron akong tatlong anak, ano po, pinag-aaral. Meron po akong sinusuportahan bilang panganay. So natatakot po ako. But praise God, hindi po yun naging dahilan para hindi ako magsimulang mag-impok sa isang insurance company. Bakit ko po sinasabi to? Alam nyo, kahit po gaano tayo kaganda ang buhay ngayon, kahit gaano tayo kalusog, isang araw po ay magdadating po tayo sa punto na talagang because of our old age, or sabihin natin na natural sa isang tao na magkasakit. Imposible na bihira po sa tao ang hindi nagkakasakit. So, kung dumating man tayo sa punto na ganyan, katulad yung mga nakikita kong na stroke, na heart attack, kababata pa. In fact, meron po akong dalawang pinsan na namatay na because of heart problem. At may mga, meron pa pong isang heart problem na attack na buti na lang hindi po siya napuruhan. So, pag ganito po ang naririnig ko, medyo na-alarma po ako. Meron akong somehow na burden sa kanila na sana na bigyan sila ng pagkakataon para mag-impok. Upang sa ganitong sitwasyon ng buhay, hindi po tayo dadating sa punto na magpo-post tayo sa Facebook para manghingi ng tulong sa ibang tao. Ay alam naman po natin na sa panahon ngayon, hindi lang po tayo ang may problema. Maraming tao ngayon ay may problema din sa kanilang pinansyal. So hindi po tayo makaasa. Yung iba ay sumasama ang loob pag hindi natulungan. So alam niyo po talaga ang ugat nito ay dahil po hindi natin pinaghandaan ang mga bagay na ito. So when you invest, make sure na yung paglalagyan nyo ng pera, ito po ay dadami. At somehow, meron pong kaakibat na proteksyon sa atin. Whatever happens, physically, kung magkasakit man tayo o aksidenteng may mangyari, meron po agad tayong makukuhang pera galing po sa company. So, ito po ay natutunan ko kay Pastor Wilbert din, ano po, kapag may blessing, sabi ni Pastor, huwag po maging one day millionaire. Dapat tayo po ay mag-impok. Kahit ko konti lang yan, pag yan po ay tumagal, dadami din po yan. Tignan po ninyo ang halimbawa na
pinakita ni Haring Solomon, yung kanyang sinulat sa Proverbs 6:6-8. Sabi dito, tingnan mo ang mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad, pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat. So, malamang may nakikita po tayong langgam parate. Obserbahan niyo po ang kilos nila at kung anong ginagawa nila. Kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y naguutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod. Ngunit nag-iimpok ng pagkain sa tag-araw. Kailangay iniipon kung panahon ng anihan. So ang langgam na napakaliit ng utak. Iwan ko nga kung may utak yan o wala. But the fact that God created ants at nalagay sa Bible yan, parang sinasabi ng Panginoon sa atin, hey, gumising ka. Kung yung langgam na nakikita mo, na napakaliliit na hayop niyan, pero marunong silang mag-ipon sa panahon ng kaginhawahan o tag-ani, how much more naman tayo? Napaka-tamad naman natin o sabihin natin yung word na inutil. Ano? Kung tayo po ay sa panahon ng merong kasaganaan, hindi po tayo marunong mag-impok o mag-save ng something for our future. So take the life, take the example of the ants. Ants are creature of a little strength, yet they are storing up their food in the summer. Let us be like ant. Ano po? Mabuti pa ang langgam. Maliit lang ang ulo. Pero magaling silang mag-impok ng kanilang pagkain sa panahon ng tag-init. Anong mangyayari? Sa panahon ng tag-ulan, panahon na kung saan na hindi sila makalabas, meron silang naimpok na kakainin. Kahit tumagal yan, mabubuhay sila. So ang mga langgam, sabi ng Proverbs 30 verse 25, sila ay mahina, subalit nag-iipon ng pagkain kung tag-araw. So yun po yung mga puntos o mga lesson na akin pong na-share at akin pong ni-review ngayon. Sinabi ko po sa inyo yung mga lesson behind the teaching na akin pong tinuro nung nakaraang buwan. So let us continue with number 8. So why are some people rich and others are poor? Number 8. The poor have not learned how to reduce their expenses. Isa pa po 'yan. Dapat po marunong tayong mag-reduce ng expenses ng ating mga pinagagastusan araw-araw. Pag nakita po natin na talagang hirap tayo na maka-breakthrough because of these expenses that we have before. Eh ngayon eh medyo sabi nga natin because of what do you call this? Inflation rate. Nakita ko po sa pahayagan sa internet, nabasa ko po na last week nasa 8.7 ang inflation rate sa Pilipinas. Pero compare naman po sa iba ay better pa rin po ang ating kalagayan sa panahong ito. Mas stable pa rin po at malakas ang ekonomiya ng ating bansa compare sa ibang bansa na nasa 30, nasa 40, yung iba nasa 60. Yung iba may 100 pa eh. So nakakatakot na pag pumunta na po tayo sa ganun. Pag sinabing may inflation kasi, yung buying capacity ng pera natin sobrang liit na. Kumbaga, yung isang daan mo, yung 1,000 mo, noong 20 years ago, ngayon po ay 100 pesos na lang ang value ng iyong pera. Yun po ang sinasabing inflation. Hindi mo na kayang bumili 20 years ago kung ano yung kaya mong bilhin noon kumpara sa mabibili mo ngayon. So because of inflation, yan po yung nagiging problema. Ano po? So tayo naman po, siyempre pag may inflation, tayo po ay apektado din sa ating mga panggastos. Kasi kung sabihin nga natin, yung 1,000 mo noon ay 100 na lang ngayon, hindi tayo pwedeng mabuhay ng 200 ang gastusin natin. Diba? Lalampas tayo doon sa
minimum na sweldo natin o yung ating kapasidad. Let us learn. Simulan po nating pagplanuhan, pag-isipan ng mga bagay na to. Kasi pag hindi po natin ito ginawa ngayon, magugulat po tayo 5 years from now, 2 years, 5 years from now, malulubog po tayo sa kahirapan. Malulubog po tayo sa pagkakautang. So, let us not be like the poor. No? The rich have learned how to overcome their appetite. Isa pa po yan, concern po yan eh. Most of our expenses naman kasi, dyan po yan pumapasok sa pagkain eh. Aminin man natin o hindi, meron na tayong breakfast, may merienda na, may lunch, meron pang merienda sa hapon, meron pang gabi, tapos sa ating gabi meron pa. Eh kung ganyan po kadami ang ating binibili, ay totoo po niyan, mahihirapan po tayong makaalagwa talaga. I am telling this, mga kapatid, hindi dahil ako po ay well-learned o na kumbaga 100% ay naandito ako. Akin po itong sinishare sa inyo because nakikita ko po ito. At kung hindi po natin ito aalisan, kung hindi po natin ito aayusin ngayon, isang araw, sasakit po ang ating ulo kung saan tayo kukuha yung mga pambayad natin sa mga bayarin natin. So dapat magbawas sa expenses, lalo na po sa mga pagkain. Kung mga pagkain naman yan ay mga junk foods o mga pagkain na hindi po necessity, hindi po needed ng ating katawan. Hindi kailangan ng ating katawan. Kaya po tinawag na junk foods, hindi po yan kailangan ng ating katawan. Hindi po yan nakakatulong. Junk nga eh. Yan po ay itinatapon. So, iano po natin yan? Bawasan po natin yan. In Proverbs 23 verse 21, "For drunkards and gluttons become poor, and drowsiness clothes them in rags." So, yung mga matakaw daw sa alak o pag-iinom, mga matatakaw, ay nagiging mahirap. At darating sa punto na sabi dyan, ang kanilang isusuot ay basahan na lang. Why? Inuna po nila yung kanilang appetite eh. Inula nila yung kanilang stomach, yung kanilang mga tiyan. So, dito po tayo magkakaroon ng problem. Sabi ng Tagalog, pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahong magdadamit ng basahan. So, number 9. The rich are masters of their gifts and resources, but the poor have not maximized this. So, ang mayaman daw ay master nila yung, they are already master their gifts at yung kanilang resources. So, kaya po sila patuloy na yumayaman, namamaster na po nila yung gifts na binigay ng Panginoon sa kanila at yung resources nila, namamaster na nila ito. Pero sa mga ordinary, sa mga sabihin natin na tinutukoy nating poor, dito po ay hindi nila na-maximize yung kanilang mga talento kasi nga ay basically sila po ay may mga tamad po talaga eh. Yung resources meron naman, minsan dadating, hindi lang talaga na-maximize. For example, yung sa parable of the talents, di ba? Di po ba? The first one was given 10 talents. The second, 5. This two have a rich mindset. So napakayaman po ng isip ng utak nung dalawa. Yung binigyan ng 10 at nung 5, ay kanila po itong ininvest. At ito po ay kumita ng 100%. Tigwa 100% po ang kita nila. But the last one has a poor mindset. Ano pong ginawa? Instead na i-invest o business, ilagay sa negosyo yung kanyang pera. Ito po ay kanyang itinago. At habang yung pong kanyang amo ay wala, nakatago po yun doon dahil po siya ay natakot. So, mga kapatid sa Panginoon,
let us think of this. Naniniwala po ako na bawat isa sa atin ay mayroong talento, gift na binigay ang Panginoon sa atin na pwede nating magamit para po tayo ay makapag-produce ng money. Para maging ma-monetize po natin yung meron na binigay ng Panginoon sa atin. Let us not be like this one na kung saan ay sa halip na i-invest itinago niya po. Let us be like that two na yung binigyan ng 10 at 5, ito po ay pinalago nila. Number 10. The poor are afraid of failure while the rich take risks. So ang mahirap daw, the poor are afraid of failure whereas the rich take risk. Takot pong mag-fail yung mahirap, pero yung mayaman nagti-take risk po sila. Another one is, let us go again sa example ng parable of the talent. The first two put their money in business to have profit. To put your money in a business or investment, tanong, kung ito ilalagay mo sa negosyo o investment, will it take risk or not? May risk ba ang pera natin kung isin nasa negosyo or nasa investment? Yes, definitely mayroong risk. Ano mang business na ating pinapasok, lahat po yan risky. Wala pong negosyo na hindi risky. But the thing na gusto ko pong mapansin natin dito, yung mga rich ang mind nila, sila po yung mga nagti-take risk para mag-negosyo at mag-invest. So anong gusto mo? Matakot, wala kang gawin? I-hold mo yung pera mo, yung resources mo? Hayaan mo lang yan dyan na hindi gumagalaw? Or itry mong inegosyo o invest sa alam mong company na kung saan ay talagang ano na, rooted na, established na siya. Kumbaga century na, or makita mo yung talagang hindi na siya bago. Pwede mo na siyang pagtiwalaan. Strong na yung foundation. So lahat po ng negosyo, again, ay mayroong risk. Walang negosyo na walang risk. Tandaan lang po natin, meron po akong paalala dito. Huwag po kayong mag-invest sa mga hindi kilala at mga bagong naglipa ng investment firms, kuno sa Facebook o kung saan-saan man. Kung kayo po ay nag-iisip na mag-invest ng something para yung pera nyo ay kumikita, hindi po siya nakatago lamang, ask your pastor or seek advice from the experts. Marami pong manluloko ngayong panahon na ito. At pagka tayo po ay hindi naging maingat, baka isa po tayo sa maloko ng mga manluloko na ito. So be careful, mga kapatid. When you want to invest, go to your pastor and ask for the guidance ng inyong pastor. Number 11 and last, failure comes by making excuses. But the rich asked, why not? So kalimitan po sa nagfi-fail ay yung mga tao na laging gumagawa ng excuse. But the rich ask, why not? Bakit hindi? Diba? So maraming dahilan bakit hindi po nagtatagumpay o nakaka-breakthrough ang tao. Lagi po nila agad iniisip, paano kung ganito? Paano kung malugi? Paano kung walang mangyari dyan? Paano kung mawala ang pera ko? So pag ganun po ang mindset natin, sarado na tayo sa possibility na gumanda, ano po, na mag-lift pa higher yung ating kabuhayan. So, maging katulad po tayo ng mayaman na laging sinasabi, why not? Bakit hindi? Pwede yan.
Baka pwede nating subukan 'yan. 'Di ba? So dapat po maging clear sa atin. Do not make excuses. Because if you always make excuses, ito po ay hindi mag-aangat sa atin, kundi failure po ang kalalabasan natin. Panghuling verse po natin sa apong ito, Proverbs 24:33-34. Hanggang kailan taong tamad mananatili sa higaan? Tagalog po ito, I believe English po yung nakasulat sa PowerPoint ko. Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga, at paghalukip-kip samantalang namamahinga ka, ang kahirapay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. So ito po yun eh. Ito po yung tanong na dapat mong sagutin, dapat nating sagutin. Hanggang kailan taong tamad mananatili sa higaan? Manaman, ang tamad talaga ay laging nasa higaan. Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga, at paghalukip-kip samantalang namamahinga ka, ang kahirap ay darating. So, mga kapatid sa Panginoon, huwag laging puro pahinga. Huwag puro tulog. Huwag puro idlip. Huwag laging maghalukip-kip. Kumilos po tayo. Pag hindi po tayo kumilos, again, mananatili po tayong mahirap. Mananatili po tayo sa ating kalagayan. So, mga kapatid sa pananampalataya, sa Panginoon, mga kaibigan, sa hapong ito, let me conclude with this. Dalawang beses ko na pong tinalaki ito, itong lesson na ito, part 2 na po ito. Let me end this in this conclusion. Poverty is not a state of the purse or pocket. Hindi po ito, ang kahirapan daw po ay hindi yung state ng ating bulsa o ng ating lagayan ng pera. But poverty is a state of the mind. Ang pagiging mahirap po ay state, kalagayan ho yan ng utak, ng mindset natin. Poverty is in the mindset of a person. Hindi po yan yung may kinalaman sa wallet mo. You can have more money, you can have a lot of money in your pocket, but you are still have a poor mindset. You still have a poverty mindset. So hindi po yan may kinalaman sa ating pocket. Poverty is a state of the mind. Poverty comes by inability, lack of self-discipline, and unwillingness to confront hardship. Unwillingness to confront hardship. So, kailangan po nating na-confront, matuto tayong harapin ang kahirapan. Let us be like Ant. Ano po? I believe hindi rin madali sa kanila yung ginagawa nila. May mga makakasagi sa kanila, may mga papatay sa kanila, pero they are willing to pursue na mag-ipon. So like us, kung tayo po mga anak ng Diyos, matututong harapin ang kahirapan, matututong iplano ang ating kinabukasan, ang ating mga financial na kalagayan. Naniniwala po ako, balikan po uli natin ang ating mga kalagayan ngayon. Magkaroon po tayo ng evaluation sa ating income, sa ating expenses. And let us believe God na kapag ginawa po natin ito, tutulungan tayo ng Diyos na makaalis sa ating kalagayan. Again, it starts in our mindset. Pag tayo po ay naka-breakthrough sa mindset natin, regardless kung marami kang pera o wala, kapatid, pag naka-breakthrough tayo dyan at naisip natin na ang Diyos ang siyang mag-aalis sa atin sa kahirapan ng buhay na to, naniniwala ako na gagawin ito ng Panginoon.
So in our application, anong dapat natin gawin? Number one, look for opportunities to invest or do business and grab it. Hanap tayo ng oportunidad para makapag-invest at mag-business po tayo. Grab nyo po yung mga opportunity. Kung kaya nyo po, again, let us confront hardship. Huwag po natin sabihin na hindi ko kaya yan, mahirap yan, hanggat hindi mo natatry yan. Lagi po sinasabi ni Pastor Wilbert yan sa akin, hanggat hindi mo natatry, hindi mo pa nagawa, huwag mong sabihin na mahirap. Try it first. Do it first. And then, saka ka magreklamo kung natry mo na at hindi mo kaya. Number two, start to work even if you don't feel and love the work. Kahit hindi mo feel yung trabaho, pumasok ka, naipasok ka sa trabaho, mahalin mo yung trabaho mo. Okay? Huwag maghintay sa wala. Maraming mga kabataan, maraming tao, naghihintay ako kasi meron akong apply sa ganito. Imaginin mo naman, nakatatlong buwan ka na, anim na buwan, isang taon ka na naghihintay. Pero maraming oportunidad na pwede mong pasukin na trabaho. Ayaw mo. So, huwag po natin gawin yon. Kapag may oportunidad na magtrabaho, trabaho naman ang hinahanap mo eh. Hindi naman sweldo eh. Ay pagkasweldo hinahanap mo, malamang, ganun talaga. Pero if you are looking for a work, then go to work. Huwag mong hintayin na lumaki yung sweldo mo. Ay nako, mahirap pong maghintay sa wala. Number three, start your own savings and be consistent with it. Magsimula kang mag-save at be consistent with it. Sabi ko nga lagi, pag po may mga kapatiran na gusto pong mag-invest at nakakausap ko po, make this your principle. Number one, unahin mo ang Panginoon sa iyong lahat ng binibigay. Give what belongs to the Lord. And then pangalawa, para makakalis ka sa kahirapan, mag-save ka na ng something. And then bayaran mo yung obligation mo. Ito naman yung tinuturo ni Pastor Wilbert sa atin. Tinuturo sa amin ni Pastor. So, mahirap kasing mag-save kung hindi mo siya gagawing priority. So, give to God what is due to God. Then the second is save for your future. Then saka ka magbayad ng mga obligation mo. And then everything, yung mga kailangan mo at yung mga gusto mo, bandang huli na yan. Okay? Number four, last, be faithful to God. Yun na rin yun, ano? And honor your promises to Him. Maging tapat tayo sa Panginoon at atin pong i-honor yung pangako natin sa Kanya. Nung tayo po ay hindi pa nagkakatrabaho, nung wala pa tayong negosyo, tapos ngayon ay meron na tayo, huwag po tayong maging mga pasaway. Nangako tayo sa Diyos, pero hindi natin gagawin. Let us honor what we have said. I believe, hindi po mahirap kung ang puso mo, alam mo ang Panginoon, ang iyong Diyos, alam mo siyang pinagmumula ng lahat ng bagay, hindi po mahirap gawin kung ano yung pinangako mo sa Panginoon. This is my challenge. Lastly, wealth is not a miracle. It must be either earned or created. Ulitin ko, wealth is not a miracle. It must be either earned or created. The question is, are you willing to pay the price for you to live better in the coming days? Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa hapong ito. Pagpapala at kabutihan na inyo pong pinagkaloob sa amin. Salamat sa inyong mga salita, mga prinsipyo na aming pong natutunan. Dalangin ko po, huwag pong masayang ang lahat ng ito. Huwag pong masayang, Panginoon, ang mga pinagpagala ng inyong mga lingkod na pag-aralan, paghandaan, Panginoon, upang matanggap at maibahagi at matanggap ng aming, ng lahat ng mga anak ninyo na nakikinig araw-araw sa CB Daily live streaming. Thank you, Lord God, for all the principles that you have taught us this afternoon. Pagpalain niyo ang bawat pamilya, mga kapatiran, mga lingkod ninyo, Panginoon, ang buong tribo ng SCB, ang kanilang mga churches, Panginoon, continue to bless them and protect them, Panginoon. Saan mang dako ng mundo kami naroon, let your covering and protection
be upon us. Thank you, Lord, for the wisdom and knowledge that you have given us today. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po at magandang hapon pong muli sa inyong lahat. God bless us all.